Happy New Year, Taurus! Welcome to Like a Tarot! Alamin muna natin kung ano ang advice ng mystical card at angel number mo para ito sa taong 2024. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Taurus? Connected itong mga cards na ito sa tarot cards mo, kaya susundan ko lang kung hanggang ilan yung ipapakita. Babasahin ko sa inyo yung booklet. Ayan, bumaliktad pa. Fear. Sa 2024, sa sitwasyon na kakaharapin, kailangan tama yung pagkakaintindi mo. May tamang impormasyon ka sa situation. At saka, hindi mo naman kailangan katakutan kung ano yung mga bagay na hindi mo alam. Meron pa rin naman kasi ang magandang dulot sa iyo. Freedom. Sa bawat problem na dumarating sa buhay mo, meron kang choices. At mareresolbahan mo ito dahil sa meron kang kakayahan at saka abilidad. Ancestors. Sa pamilya or kamag-anak, merong positive at negative kang makikita or malalaman. Ang tandaan mo ay ang positive. Obserbahan ang mga negatibo at huwag tularan. Ayan, isang card na lang yung kailangan natin. Power. Nakadalawang cards ka na para sa power, na kung meron mang mga taong minamaliit ka, huwag mo silang pansinin. Mas bigyan mo ng pansin yung mga kakayahan na meron ka na para magkaroon ng improvement ang buhay mo. Pero alam nyo guys, yung mga taong mapang-asar, wala nang sinabing mabuti sa kapwa, yun yung mga taong may problema sa sarili. Kesa pumatol sa mga bullies, mas wise na umiwas para hindi ka mahila ng negatibong energy na meron siya. Alamin naman natin ang angel number mo. Dalawa lang yung kukunin ko, guys. 12:12. It's a reminder that your angels are supporting you in manifesting your dreams and life purpose. So trust in the process, stay positive, and start taking steps. Yan yung mas magandang bigyan ng pansin. Pag-unlad. 4:4:4. Have confidence in yourself and the divine's guidance. Ayan guys, kailangan magtiwala ka at alisin mo yung takot sa isip or nasa puso na nararamdaman. Ang question ay ano ang major lesson ng 2023 na makakatulong sa taong 2024? The Moon, the Sun, at Four of Wands. Nakadalawang cards ka na kailangan harapin mo kung ano man yung kinakatakot mo sa situation. At sa taong 2023, marami ka nang na-experience na nagbigay sa iyo ng clarity sa situation na kailangan mong ipagpatuloy hanggang 2024. Pero hindi naman to ganun katindi na problem. Dalawang cards na rin yung nagsasabi niyan at pinapakita na pwedeng family mo or mga kaibigan ang ilan sa masasandalan mo sa tuwing may problem ka sa 2024. Ang career ng mga Taurus sa 2024, merong person na pahihirapan ka para ma-achieve yung goal mo sa buhay. Nakadalawang cards ka na meron talagang person na bully. Pero, base sa mga cards mo, magkakaroon ng clarity sa iyo lahat. Hindi mo to masyadong bibigyan ng pansin.
kasi nakadalawang cards ka na na-focus ka sa mga ambisyon mo, sa mga gusto mong magkatotoo sa buhay. At may magandang kapalit ito. Merong reward na maganda yung magiging kita mo o kaya makakamit mo yung promotion. Ang iba naman, kung merong hidwaan sa trabaho, masusolusyonan na ito. Sa mga nasa relationship, huwag mong bigyan ng dahilan na magduda yung person mo sa iyo. Dalawa pa naman yung cards na pinapakita na maganda yung relationship nyo ng person mo. Matibay ang relasyon, merong healthy at happy na relationship. Puno rin siya ng passion. Sa mga single, may potential person na nagbibigay interest sa iyo, pero malalaman mo kung ano talaga yung intention niya sa iyo. Kasi yung person, hindi pa siya sure kung ano yung feelings niya para sa iyo. Sinusubukan pa lang niya. Pero ang ilang single, happy ka sa pagiging single mo. Ito naman yung mga cards sa ano yung dapat bigyang pansin sa taong 2024. Ten of Cups, King of Wands, at the High Priestess. Sa mga cards na ito, anuman ang gender mo, napaka-blessed mo. Dahil sa meron kang matibay at happy na pamilya, nakadalawang cards ka na. Bukod sa sarili or kutob, ito yung mas dapat bigyan mo ng pansin, ang pamilya mo, single ka man or nasa relationship. Kung wala kang pamilya, yung itinuturing mo na pamilya mo. Sa financial sa taong 2024, merong person na maghihikayat sa iyo na mag-invest. Kasi nakikitaan ng person na maganda yung karir mo, kumbaga stable. At yun naman talaga yung nangyayari, kaya patuloy na maganda rin yung pasok ng financial sa iyo. Pero nakadalawang cards ka na, na kailangan suriin mong mabuti yung sitwasyon kasi financial yan. Hindi yan mabilis maibalik. Nakadalawang cards ka na eh, na kailangan talasan mo yung pakiramdam mo. At saka mukhang itong person na magpapahirap sa'yo, kakilala mo. Pero base sa mga cards, malamang katrabaho mo yung maghikayat sa'yo na para dumami yung financial mo. Pero mukhang hindi ganun yung mangyayari. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na na may posibilidad na madagdagan ang pamilya nyo. At ang ilan naman marunong bumalanse sa oras sa pamilya at saka sa trabaho. Single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards na na meron talagang person na naglilihim. At kung meron kang mapansin, single ka man or nasa relationship, sabihin mo ito sa person para hindi magkaroon ng misunderstanding. Three of Swords in reverse, Two of Pentacles, at Judgment in reverse. Ito naman yung goals na dapat mong gawin or ipagpatuloy sa 2024. Unang-una ay healing kasi yung worst situation na nangyayari sa buhay mo ay unti-unti mo nang natatapos. At saka ang ilan naman ay gumagawa ng paraan para yung financial na meron ay madoble. Meron ding sitwasyon na ang ilan sa inyo may mga bagay na sinisikap mo mapagsabay. Lalo na't ang ilan sa inyo, ayaw mo mag-aksaya ng panahon. Marami kang nare-realize sa bawat taon na nagdaraan. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay nagkakaroon ng health improvement or recovery. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Ang ilan naman, hindi mo mabigyan ng pansin yung kalusugan mo dahil sa iba't ibang prioridad.
sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na, na kailangan sabihin mo kung ano yung mga pagdududa or yung gusto mong mangyari sa relasyon. Ang ilan sa inyo nagkahiwalay dahil na rin sa kakulangan sa communication. At ipinakita na rito sa mga cards na maybe ikaw ito o yung person mo na dalawa yung person na ginagastusan mo. Ang advice ng mga cards ay bigyan ng oras ang relasyon, magkaroon ng communication, at pahalagahan ang isa't isa. Ang ilang single naman, hindi naging maganda yung past breakup mo sa past person mo. Kaya mas tinuon mo na lang yung oras mo sa career. Ang advice ng mga cards ay maging vocal at saka isipin mo rin kung ano yung gusto mong next na relasyon. Itong additional card na 8 of Wands, magiging smooth ang daloy ng 2024 para sa mga Taurus. Mas mapapabilis ito kung matyaga ka at saka motivated sa mga layunin mo sa buhay. Iwan mo na yung kalungkutan sa 2023. Itong Knight of Wands naman, kailangan meron ng clear picture sa mga gusto mong magkatotoo sa buhay. At saka meron kang kakayahan na para maharap yung mga hindi mapipigilan na challenges na darating sa buhay mo. At base sa card, maharap mo ito lahat. Kaya pala, kasi itong Six of Wands, hindi mo na iisipin ba kung ano yung mangyayari. Kasi alam mo na magiging maganda yung outcome ng buhay mo. Ang importante ay yung progress at saka improvement araw-araw. At saka humingi ka ng guidance sa may kapal kasi hindi mo naman ito haharapin ng mag-isa. Kaya huwag pagdudahan ng sarili at saka magiging magandang halimbawa ka sa iba.